Nandito ko ngayon guys sa Toyota dahil kukunin ko po yung naka-schedule na kinuha namin sa sasakyan. Naka-break time pa kasi sila kaya andito ko ngayon sa loob ng hintay. So mamaya guys, papakita ko sa inyo yung itsura ng sasakyan na nakuha namin. Toyota Yaris Cross siya guys na 2021 model. So mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung itsura paglabas. Guys, andito pa kami sa loob guys. Nandito tayo kasi naayos pa lang yung sasakyan. Break time kasi sila kaya wala pang tao, wala pang staff. So yung mga toys nila, ganito yung kinuha kong sasakyan guys, Yaris Cross 2021 model. Ito guys, ganyan yung kinuha. Yaris Cross. Ganyan siya guys, ganyan modelo. Yaris Cross. Basta. Hello guys! Ito na po yung sasakyan guys na kinuha ko sa Toyota guys, yung bagong modelo ng Toyota na Toyota Yaris Cross 2021 model. So ito po guys, nailabas ko na po siya. So ngayon ipapakita ko po yung loob guys, yung itsura. Ito na po yung pinaka itsura mo guys. Tara guys, tingnan natin yung loob guys, papakita ko sa inyo guys. Kanina kasi guys, hindi ko siya na-videoan mismo sa Toyota kasi nagmamadali kami, kaya ngayon ko lang siya nabibidyuhan dahil nagmamadali kami kanina, so ko na nabidyuhan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung loob guys. Tara guys. So ito guys, ito po yung pinakaloob. Ayan. Andun po yung susi. Ito guys. Kailan na? Ano akong atakan eh. So guys, ito po yung susi guys. Dalawa siya kasi spare parts po yung isa. So ayan, ayan siya. Naka-plastic pa po. Ayan. So ito yung pinaka manibela. Talaga. At then ito yung navigation. On mga te. So pa-onda rin natin guys. So ayan, start natin. Push button. Push button. Ito po yung pinaka start niya guys sa gilid. Ayan. Ngayon guys, ito po yung pinaka switch niya ng start button. So i-start natin ngayon siya guys. Ito po. So ayan. Ito yung pinaka navigation niya. Ayan. And then ito yung speed meter. Speedometer niya. Ayan po. Ito yung pinaka manibela niya. So hindi ko pa po alam kung paano tong mga function dito na button na to. Ito yung pinaka aircon niya. Ngayon, ito naman yung ano guys, safety camera. Tapos meron din siya sa likod. Back one ito. Back and forth. front and back pala. So, yun, ito naman yung pinaka sun visor guys. Pag i-open mo yung salamin niya, iilaw yung ano niya sa ceiling. Yan. Yan yung mga function niya. Function. Tapos yan naman yung pinaka loob guys. Yan. Yan yung pinaka. So ang ano diyan guys, ang passenger na pwede diyan is 3 passenger yung sa likod. Plus dito so bali 5. So
Kailangan po kasi hindi mag-over capacity yung passenger. So, kailangan kung ilan lang yung passenger, yun lang ang isasakay. So, ito naman yung pinaka ano niya, upuan niya. Ito naman yung pinaka center. Ano ito? Shift handle. So, pag ano siya guys, pag halimbawa wala na yung manual na side brake. Ang pinaka brake niya guys, ito na po siya. Side brake. Auto brake na siya. Nag-auto brake na siya. Instead na hand brake. Yung iba naman sa foot brake. Ngayon, yung modelo niya ngayon, ito na po. Ganon din po yung sa Honda ngayon na mga bago. So, ito guys, ito naman yung mga manual niya. Ayan siya guys. Yaris Cruise. Toyota. Ayan, yung mga handle niya. Ay, mga ano niya. Manuals. Manual niya guys. Yaris Cruise. Ayan, ito naman yung registration. Kaano talaga? Registration niya. So, ayan. Diyan lahat. So, yung ano pala, ipapakita ko sa inyo yung dito. So, ito naman guys, yung hindi ko alam kung wala nga on. Hindi naka-on. Iwan ko kung na-on yung button doon. Ito na lang babuksan. Ito yung pinaka compartment niya guys. Compartment niya. Medyo maluwag siya kaysa sa dati kong sasakyan. Medyo masikip yung compartment. Ito maluwag po siya. Tapos pwede siyang maihiga to upuan. Ayan siya guys. Pwede rin itong ihiga. Ayan siya. Ayan guys. Pagka may ikakarga, pwede siyang ihiga. Ayan. So, ayan. Mini SUV siya guys. Tiny mini SUV na model ng Toyota. Bagong labas ng Toyota. Guys, ito naman yung kung paano itaas yung upuan. Ito pa atras. Back. Tapos, ito naman yung paakyat. Ito naman pababa. Pag gusto nyo ibaba, pag yung halimbawa, yung itimpla nyo yung upuan. Ako kasi kaya palibhasa maliit ako kaya gusto ko mataas. Yan siya. And then ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung function ng navigation. So ito kasi ngayon ang model niya ngayon, nakaset na siya sa cellphone. So kailangan ito, may dala-dala akong wire. Kailangan naka-connect to siya sa cellphone.
ang ano navigation. Yan na kasi yung model ngayon. So ito guys, kailangan i-connect ko siya dito. Ito po yung navigation niya na kailangan naka-connect dito sa cellphone kasi yan na po yung ito na po yung bagong labas ngayon na kailangan naka-connect sa cellphone yung sa Navi. So ito guys, isasaksak, i-connect ko dito. Tapos i-connect ko naman dito sa cellphone. So ngayon, pipindutin natin yung CarPlay. Ito, CarPlay. Yan, lumalabas po yung ano po yung laman ng cellphone ko guys. Dito na po siya lumalabas lahat. Ayan. So halimbawa ito yung music. Pindutin natin. Kaya lang baka makapiright ako. Baka makapiright tayo. So yan guys, ito kung ito naman yung Google Maps. Yan. Tapos guys, andito naman yung Line. I'll need to access your Line data to do this. Hindi to. Okay, I won't. Viber. Andito na rin would yung like Viber. Would you like me to propose a new message or make a call? Yan. Who would you like to call? So ganyan. Ganyan lang siya guys. Basta kung ano yung laman dito guys sa loob ng cellphone ko, andito na siya sa Navi mismo. So pwede mo na siyang dito i-connect. So yun lang guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe my channel and click the notification bell para updated po kayo sa next vlog ko guys. Bye! See you on my next vlog!